accounts doon sa Malacanang, they presume na kay Marcos yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, wala ni isang account na andoon na nasa pangalan ni Marcos. Ang nakita nila, yung binuksan ni Marcos noong 1954 at noong 1963. Ang ibig sabihin nito, merong dalawang account yan nasa pangalan ni William Saunders. Pero sa ilalim ng pangalan ni William Saunders, Ferdinand Marcos. Yung isang account na sa pangalan ni Jane Bryan. Pero sa ilalim nun ay Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganun? Sapagkat sa Switzerland, ganyan sila nagpapasok ng pera. Kailan ito pinasok? Hindi pa presidente si Marcos. Abogado pa lang siya at congressman pa lang siya. At bagong kasal pa lang. At si Mrs. Marcos, kakasal lang nila 1962-63. Magkano ang nilagay dyan? Ang unang kanilang pinasok yan, $68 million. Saan ang galing ito? Hanggang ngayon, hindi natin masasagot. Sapagkat ang taong nagpasok niyan ay namatay na. Hindi nila pinayagan si Marcos na bumalik sa Pilipinas at sa kanya ay madinig natin ang kwento kung saan ang galing ang kanyang kayamanan. Saan napunta yung pera na yan? Saan napunta yung mga accounts na yan, yung Swiss accounts na yan? Yung simula ng pagpasok ni Mrs. Aquino, nakita nila doon sa account na yan, nung kanilang ginawa ng arithmetic, mga $356 million yan. Sa haba ng panahon na andyan yung pera na yan, kumita na ng interest. Kaya nung pumasok si Mrs. Arroyo, $768 million na yan. Sasabihin nila, ay minako ni Marcos, hindi. Tumaas na yung presyo sapagkat nagkaroon ng interest ang pera na yon. Saan pumunta yan? Una, sabi nga ng mga Swiss banks, ang ingay-ingay ng Pilipinas, sinasabi parati na yung pera na yan kay Marcos at lahat, nababahala na sila. Kaya ang ginawa ng Swiss, ang Swiss Federal Judge, yung kanilang parang Swiss court, anong sinabi doon? Ibabalik namin yung pera na yan sa Pilipinas, kayo na ang mag-sequester. At kailangan na litisin ninyo kung ano ang kulay ng pera na yan. Sino ba ang may-ari niyan? At kayo na rin ang magsasabi kung yung pera na yan ay ninakaw. Pero huwag na kayong balik ng balik pa dito sa Switzerland para tanungin yung pera na yan. And they did that. They made a judgment. Yan ang nakasulat dun sa judgment ng Federal Court ng Switzerland. Anong ginawang interpretasyon dito sa atin? Pinaliktad yung German language na yon. At sinabi, kasi daw yung pera na yon ay kay Marcos at yun daw ninakaw sa taong bayan, kaya binabalik sa Pilipinas. Can you imagine that? Ang pagbabaliktad na ginawa nila, be that as it may, hindi rin mapasok sa Pilipinas. Bakit? Sa laki ng halaga, walang bangko dito sa atin ang pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. We do not have this AAA na tawag na bangko ko, ano man yan sa banking system. Kaya saan nagdideposito? Sa Singapore. Kasi yun ang Singapore is the central financial district dito sa Southeast Asia. Meron silang malalaking bangko. Doon mo na nilagay. Okay. Pagkatapos ng panahon, unti-unti, binalik na rin dito sa Pilipinas. Kasi unti-unti. In other words, our banks here can be able to absorb that already. May isang account lang na hindi nila magalaw sapagkat yung foundation na yon na kung saan na may-ari ng account na yon, wala sa panalan, wala doon sa judgment ng Switzerland. Kaya hanggang ngayon, question mark pa, paano napunta doon? Kaya ang Singapore, wise din. Hanggat hindi nyo napapakita yung judgment ng Switzerland at sinasabi na yung foundation na yan ay kay Marcos, hindi namin bibitawan to. Pero, napasok magkano? $768 million ang pumasok dito sa atin. Anong nangyari? Pumunta ba yan sa ating agrikultura? Kaya nga kinokonekta ko ito sa agriculture. Hindi po. Anong ginawa? Bumili po ng fertilizer, pero na-discovery, hindi pala fertilizer, tubig pala. Bumili ng insecticide, na-discovery, hindi pala insecticide yan, tubig din. At sino mga nakinabang? Naku, san katungtak, libu-libong pumirma. Pero nung chinek nila yung pumirma, isang tao lang ang pumipirma. Kunyari, pumunta dun sa bukit na yon, sa bukit na ito. Diyan lumabas yung pangalan ni, tandaan na ninyo yung pangalan, nakalimutan na ninyo, yung si Mrs. Napoles. Naalala niyo yun. Si Mrs. Napoles at ang kanyang mga galamay. At anong sinabi niya? Aba, ang nagturo sa akin ito ay yung secretary ng budget ni Mrs. Aquino. Si Secretary Abad, ay ni Noy-Noy pala, lahat na yan. So yun, nakita mo na. Saan napunta? Pumunta ba sa agrikultura? Oo daw. Pumunta sa agrikultura sapagkat nagbigay sila ng fertilizer, nagbigay sila ng insecticides. Pero anong lumabas? Kaya hanggang ngayon, nakakulong pa si Mrs. Napoles. Bakit?
ayaw niya magsalita kasi ang dami taong masasaktan. Ang daming taong kasama niyang mga galamay. Hindi siya makapagsalita. Pero alam naman natin, ginamit lang siya. Yumaman ang yumaman siya, pero ngayon nakakulong at marami din taong yumaman dyan. Nakakalungkot din ito ba? Bakit ko ito nilalabas? Mag-uusapan din natin kasi mahalaga yung agrikultura. Sapagkat yung pera na libo-libong pera na nakuha nila ng kanilang sinequester at kanilang binenta, yung kita dyan at yung pera na yan, tanongin na lang ninyo kung pumunta sa ating agrikultura. Si Marcos ang kanyang administrasyon, 20 years na. Sa 20 years na yon, ang kanyang total budget in 20 years, 468 million pesos. Si Mrs. Aquino, sa 6 na taon, 1 trillion plus ang kanyang budget. Sa 20 years ni Marcos, anong mga napatayo? Yung ating Pan-Philippine Highway magmula hanggang norte hanggang sa dulo ng Pilipinas. Yung ating lahat ng ating airports and seaports, natayo niya yan. Kaya ang Cebu, lumaganap yan sapagkat nung lumaban si Marcos sa pagka-presidente laban kay Osmeña taga Cebu, nanalo siya sa Cebu. That is Osmeña country. Kaya bilang gantimpala kasi binoto siya ng mga taga Cebu, dyan niya talaga nilagay ang pagbubukas ng airport, seaport, electrification. Kaya lumaganap ang Cebu. Huwag nila ipagmamalaki na yan ay gawa kasi ng mga Cebuano. Hindi, binigay ni Marcos sa kanila yan parang tulong sa kanila. Marahil kasi hindi sa marahil sapagkat sila naniwala kay Marcos din sa eleksyon. Lahat ng ating mga dams, ilan yung ating hydroelectric dams, yung mga malalaking tinayo, 38 dams all over the country, tinayo noong panahon ni Marcos in 20 years. Sa 35 years nito, magmula noong 1986, nakapagpatayo ba sila ng isang dam? Merong isa, yung tinayo noong panahon ni Ramos, pero hanggang dun lang sa Katiklan, kung saan man yan. Kaya ngayon, nagkakandahirap tayo sa tubig. Tubig! Lahat tayo sumisigaw. Kasi yung anggat, yung magat, nawawala na. Bakit? Hindi kasi nagtayo pa ng ibang dams para dumami ang ating supply ng katubigan. Anyway, so yun na nga ang nangyari. Balikan natin ang agrikultura sapagkat dun sa kanilang batas, kailangan lahat ng pera na yan pumasok sana sa agriculture. Tingnan naman natin yung kanilang iba pa mga nakuha. Ito na. Yung mga paintings, pinag-usapan ko na rin yan, pinakita ko na rin sa programang ito. These are the pre-Renaissance and the Renaissance paintings of the Middle Ages. Isang painting lang, libu-libong dolyar, $100 million at isa. Binenta nila 23 paintings. Ate na yan, naka-exhibit na yan dun sa ating Metropolitan Museum of Art. Anong ginawa nila? Binenta. Pumunta ba yung pera na yan sa ating agriculture? Kaya nagtatanong tayo, kung pumunta dyan, hindi sana tayo maghihirap sa pagkain, sa bigas, sa ating mga kinakain sa araw-araw. Maliban dyan, ang dami pa rin nilang binenta. Isang bagay na lang, yung pinakamalaking kasong ginawa sa buong mundo, ito yung tinatawag na criminal case against Ferdinand and Imelda Marcos. Saan ito? Doon sa New York. 365 documents, 95 witnesses ang kanilang harap. Para yung apat na building sa New York, babanggitin ko ito sapagkat kailangan pag mapasyal kayo sa New York, o tingnan nyo sa mga retrato nito, yung sa Crown Building sa New York, yan ang isang pinakamagandang building, kaya nga tinawag na Crown Building, pinaganda ni Imelda yan, at nanalo ng award yan sa architecture ng buong New York City, Crown Building. Yung isang building dyan ay yung Herald Center. Yan ang shopping center. Yan ang pinakamalaking mall. Macy's and dyan. That's the Herald Center. Isa yan sa mga building na binili natin. Itong 200 Madison. Isa rin yung building kung saan andyan din yung isang opisina ng ating konsulado. Sa Madison Avenue talaga ang taas ng value ng real estate dyan. At yung isang building, ano yan, sa 40 Wall Street. Kung saan, doon dineclare yung Declaration of Independence ng America, the tallest building in Wall Street, the financial center of New York City, 40 Wall Street. Apat na pinakamaganda, pinakamatataas, at pinakamahalagang building sa New York ay nabili natin. Sinong bumili nito? Tingnan natin ang history ng pagkabili niya. Yung panahon na yon, noong 1970s hanggang 1980s, bumagsak ang real estate property sa New York.
merong lumapit kay Mrs. Marcos. Yan. Nasabihin na lang natin kung sino. Si Mrs. Santoco, may-ari ng restaurant, negosyante yan. Sabi niya, ma'am, magandang bumili ngayon ng buildings sa New York sapagkat bagsak ng real estate. So sinabi ni Mrs. Marcos, kausapin natin ang presidente para sabihin ang sitwasyon ng real estate sa New York. Si Presidente Marcos, kinausap ang Monetary Board ng Pilipinas, ang namumuna noon ng ating Central Bank of the Philippines, si Jaime Laya. Siya ang governor ng Central Bank. Sinabihan ni Marcos, sinabihan ni Mrs. Marcos pala si Laya, i-explica kay Marcos yung real estate property na yan. Sumulat ang governor ng Central Bank ni President Marcos. Sabi niya, sir, ito po yung mga real estate sa New York, bagsak po ang presyo, pwede tayong bumili. Sapagkat sayang yung pagkakataon ngayon. Naglagay ng marginal notes si Marcos, handwriting ni President Marcos. Anong sinabi niya? Okay, pero 50-50. 50% private, 50% government. Ibig sabihin, hindi buong gobyerno ang bibili niyan. Hati, kung sino man na mayayaman na sa private sector at 50% sa government, magsama yung inyong pera, bilihin yung properties niyan. Sumulat si Jaime Laya after a week or 2 weeks. Nag-meeting po kami sa private sector at sa monetary board. Hindi po natin kaya. Hindi kaya ng private sector, hindi kaya ng government. Na ang government hindi kaya mag-isa na bibili ng buildings na yan. Anong nangyari? Nabili ang mga buildings na yan. Saan nanggaling ang pera pagpasok din sa buildings na yan? Doon, sa Swiss accounts. Pumasok sa LA, pumasok sa New York, pumasok dun kay Oscar Carino na siya ang manager ng Philippine National Bank sa New York at binayad sa 4 na buildings na yan. Yan, nilabas yan dun sa trial ni Mrs. Marcos sa New York. Tandaan ninyo, kung nag-trial na sa New York, patay na si Marcos noon. Kaya nag-iisa na lang si Mrs. Marcos dun sa trial of the century sa New York na yon. At yan ang pinakita nila. Ay, nako, si Marcos nagnakaw ng pera sa Pilipinas para ibili itong mga buildings na ito. Uulitin ko yung talagang parang memoryado ko na halos. Pagkat nagtrabaho ako dyan sa kaso na yan. 95 witnesses, 350,000 documents, ni isang pirasong papel. Walang ebidensyang nagpapakita na yung perang pumasok dyan pagbili ng buildings na yan galing sa national budget ng Pilipinas. Ano ba yung budget ng Pilipinas? Yan ang taxes natin. Yan pumapasok yung ating mga binabayad na buwis. That is the money of the Filipino people. Ni isang dokumento, ni isang witness na andun sa trial na yan, walang makapagsabi na galing sa taong bayan yung pera na yan. Kaya anong nangyari? Unanimous decision ng 12-member jury, acquitted, not guilty. Not guilty si Ferdinand, not guilty si Delga. Bakit hanggang ngayon? Sabi pa sila na sabi na, nakaw yan. Samantalang doon, the most powerful country in the world, the most severest of the justice systems of the world is the United States of America. Ibig mo sabihin yung kanilang Justice Department, yung ang nangyari dyan, yung unang-unang prosecutor dyan, tandaan yung pangalan na yan, nakakabit ngayon siya kay President Trump, si Giuliani. Ano, nag-headline siya yung trial sa New York. Anong sinabi niya? I vow that Imelda will go to jail. Biruin niya, nag-resign siya kasi interesado siyang tumakbong mayor ng New York. Yan ang kanyang battle cry sa kampanya niya. Ako ang magpo-prosecute niya sa mga Marcos sapagkat magnanako sila. Ano nangyari kay Giuliani? Talo siya! Talo siya mismo sa New York kung saan dun siya salita ng salita. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Nagpa-headlines pa sa mga dyaryo. I will jail Imelda.